So yun nga guys, nandito tayo sa Saint Trap. Nandito siya namatay, inilibing. Nandito ang kanyang mga kagamitan na iniingatan ng mga taong taga rito. So nakikita nyo naman, as you can see, nandito yung mga tao nagsisimba sila. Ayan, ikot-ikot sila dyan at ang aking mga kasamahan. So, yun nga guys. Ito pala yung nandun sa Bible. Na nakalagay dun sa Bible na ano. Yung pinakamaraming sakit. Hindi ko lang alam kung... Ito na naman, hindi ko na naman alam eh. No? Siya yung maraming sakit. Tapos, Saint Rapha. Yun. So, hindi kasi ako Catholic. Kaya... Tapos ngayon ko lang na-realize na nung kinukwento nung friend ko, yun nga yung dito siya namatay, dito siya binurol, at dito siya nilibing, dun kanina sa baba. So yun nga guys, lumabas na tayo doon. Hindi ako makapagsalita doon.
Tapos ito yung simbahan. No? Tapos ano to? Dito siya inilibing. Souvenir. Dito yata yung souvenir, guys. Tingnan natin. Dito siya. So yun nga, dahil wala naman tao, pwede tayong walang mas. Ayan, siya si Saint Rafka. Saint Rafka. Hindi po ako Catholic, so nire-respeto natin kahit anong religion at dinedocument natin. Okay, lahat po ng religion ay dapat nating respetohin. Ng mga nakabaging na ubas. Yan. Lawak niya. Kaso wala na siyang bunga. Tagpuyot na. So kayon doon siya nilibing, doon nakalagay yung kanyang kabaong. Meron naman may bata, halo ko ni lolo. Yun. Labas na ako. Andun yung kabaong na matagal ng panahon. No? Siya pala yung nandun sa Bible kasama ni Jesus. Lebanese pala siya. Nasa Bible. So, nasa Bible naman siya. Ako kasi naniniwala ako sa Bible, guys, eh. Pero I'm not Catholic.